mga kasari, welcome back to my channel. And for today's video mga kasari, isi-share ko naman sa inyo kung sino ang best friend natin dito sa tindahan. Yung bagay na hindi talaga pwedeng mawala sa isang sari-sari store. So kung curious ka, just keep on watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lang updated sa mga videos na isi-share ko. So, ito na nga mga kasari. Curious ba kayo kung sino yung tinutukoy ko? Sino ba? Tao ba to? O isang bagay? So, ang topic natin for today ay isang bagay na hindi pwedeng mawala sa ating sari-sari store. So, ang tinutukoy ko po is yung ito. Tada! Itong calculator. So, sobrang importante po nito sa ating tindahan. So, ikukwento ko lang yung naging experience ko sa calculator. So, bago ako mag-umpisa, bigyan ko lang kayo ng brief history about calculator. So, yung calculator pala mga kasari is ang first calculator na naimbento is yung abacus. Kung familiar kayo sa mga toddler, sa mga bata, ay yung ginagawang educational toy sa ngayon, yung abacus. Kasi pwede silang magbilang doon. Ang pwede mong gawin doon is addition and subtraction. So, ito ay yung parang may mga pwede siyang circle, ganyan. Yung marami siyang nakalagay na ganun, stick. Tapos marami na ganun. Then, movable. Yung pinakabilog na yun, movable. So, ayun. I-flash ko na lang sa screen para familiar kayo. Maging familiar kayo sa abacus. Sa mga hindi pa. So, ito na nga. Bali, yung abacus na yun is nag-origin or na-discover sa China. So, itong calculator is sobrang importante. Lalo na sa mga estudyante, sa lahat ng klase ng business na involved is computation. So, ginagamit to for computation, to calculate kung magkano yung benta, kita, naging utang. Sa lahat ng computation is involved talaga si calculator. So, mga kasari, kaya ako nasabing super importante ni calculator kasi kahit sinong matalinong tao, is kapag dumagsa yung mga mamimili, ganyan, o yung mga magpapakompute, is talagang nalilito ka. So, kapag may calculator ka, isa yan sa magpapa-peace of mind sa'yo. Hindi ka malilito, accurate yung ibibigay mong sagot o ibibigay mong sukli sa iyong customer. So, sabi ko nga sa inyo, sobrang importante ng calculator. Ang hirap pag walang calculator. Relate ba kayo dun? Ako hindi ako, although marunong tayo, di ba? Basic addition, subtraction, basic yan sa atin. Pero yun nga, kapag may business tayo at yun nga, dinagsa tayo ng mga customer, ang hirap kapag walang calculator. Kahit nasabihin mong maliliit na item lang yung binili, pero pag maramihan, nalilito ka na. So, kapag may calcue, mas madali yung gawain natin. So, ito na nga mga kasari. Yung calculator ko, is ano na yan, itong calculator ko na to is Casio, nabili ko to sa National Bookstore. Ang price nito is nasa 700, ganun ang presyo niya, 750-700. Mahal po yung Casio, ito kasi ay branded. So nag-invest na ako ng mahal na calculator. Bakit? Ito na nga ang aking experience kay calculator. So before ako magtayo ng sari-sari store, although meron na nga kaming water station, di ba, sabi ko nga sa inyo. Sa water station, meron kaming calculator pero ordinary lang siya. Kumbaga nabili ko lang siya sa palengke. And okay naman siya sa umpisa dahil konti lang naman din yung kinukompute sa tubig, ganyan. And wala naman siyang small amount, big amount. Pare-parehas lang yung amount. Kung ano lang yung presyo ng galon, yun lang. So, nung nagtayo na nga ako mga kasari ng sari-sari store, medyo nahirapan ako. So, ayun na nga. Alam nyo ba na nakabili na ako ng 10 calculator? Diba? 3 years na ako sa pag... ano, di binatalo. 3 years na ako sa pagtitinda mga kasari. Pero nakasampung calculator na ako. Bakit? Kasi hindi ako nag-invest sa ko sa inyo, branded na calculator. Ang hirap pala ng ganun. Kapag bumibili ka lang sa tabi-tabi, ganyan, madali siyang masira. Siguro yung iba is okay naman, pero sa experience ko talaga, wala talagang tumagal na calculator sa akin. As in, wala. Umaabot lang sila ng isang buwan, tapos pagkatapos nun is wala na. So, pinakamahal na binili ko sa palengke is nasa 400. Malaking calculator yun, mga kasari, talaga. Kasi gusto rin ng tatay ko kapag nagtitinda siya rito, mas nakikita niya yung numbers. Yun nga yung nangyari, nakailang ganun ako, may maliit, may malaki. As in, lahat sira, sila is sira talaga. Nasayang yung pera ko. Excuse me, mga kasari. Hindi binata.
Ayun, nasayang yung pera ko doon. So, ang nangyari, bili ako ng bili kada buwan nun. Every month bumibili ako nun. So, ang pinaka the best pala na sa pagbili ng Calcule is yung hindi naman sa sabihin na natin talaga, yung mga branded is mahal talaga siya mga kasari. Katulad nito, ang liit lang nito ni Casio. Pero yung presyo niya is nasa ganun nga, 700 to 750. Pero guys, ang tagal ko na siyang ginagamit. 1 year na rin to sa akin. Itong Casio na to. Last year ko siya binili. Talagang sumadya ako sa mall, sa National Bookstore. Binili ko talaga siya kasi hirap-hirap na talaga akong gamitin yung mga nabibili ko lang sa tabi-tabi. And ito, naka-dual function siya. So kahit wala siyang baterya, meron siyang ano dito, tawag ba dito? Basta ayan, pwede mo siyang itapat sa araw. Ayan. Tapos yun nga, dual function siya. Tapos ito is, sa mga katulad nating sari-sari store, okay lang na bumili tayo ng ganito na ordinary Calcule. Kasi may dalawang klase ng Calcule, yung scientific para yung sa mga estudyante kasi talagang more on formulas computation sila. Pero tayo, okay na to sa atin kasi hindi naman tayo magpapakadalubhasa. So, ayan. Ordinary lang naman. So, ito ay 12 digits. Ayan. So, ito. Maraming pwedeng bilihan ng calculator. Pwede sa National Bookstore. Pwede sa hardware. Ganyan. Mga ganun. So, dun tayo sa legit bumili. Kasi, sobrang importante talaga ng calculator sa tindahan. As in, kahit na sasabihin mong hindi ka marunong mag-compute, pero kapag may calculator ka, mas madali yung buhay mo talaga. Lalo na sabi ko sa inyo, pag nagne-negosyo, as in, kailangan talaga ng Calcule. Hindi pwedeng hindi mo wala talaga si Calcule. Ito talaga yung pinaka-best friend ko dito sa tindahan namin. Kapag ito nawawala, umiinit yung ulo ko. Umiinit talaga yung ulo ko. Kahit sino naman sa amin dito, kapag wala ito, umiinit ang ulo. Kasi dito tayo nagko-compute. Dito natin kinocompute kung magkano yung kinita natin, kung magkano yung pinamili ni customer, kung tama ba yung pinamili natin. Dito tayo lagi nagko-compute. So, itong Calcule naman is accurate naman talaga yan. Accurate yan. Malalaman nyo naman yan na accurate. So, ganito. Pwedeng kung hindi kayo panatag sa Calcule, may pwede kayong gawin. Kwentahin nyo siya, tapos double compute ang gagawin ninyo. Pwede kayong mag-compute muna sa papel, sa scratch, compute nyo muna yung panamili ni customer, then tsaka nyo siya i-compute sa calculator. Pero sabi ko sa inyo, sa lahat naman experience ko ng Calcule, wala namang inaccurate, puro accurate naman lahat ng computation nila. Kaya lang minsan mga kasari, katulad nga nun, yung bumili ako sa bangketa, nag-ghost touch siya. Kumbaga, kahit hindi mo pinindot yung isang number, talagang lumalabas siya. Ayun yung ano rin, disadvantage kapag hindi ka bumili ng branded talaga. Nag-ghost touch, namamali yung computation mo. Doon, posibleng magkamali ka sa computation kasi nga, nag-ghost touch siya. Meron siyang sariling decision. Yan pala decision yung calculator. Pero kapag mga ganito nga na, pero pag ganito nga na branded mga kasari, maraming brand ng legit na calculator, may Casio, may Canon, ano pa ba yun? Basta marami. Sa National Bookstore, marami kang pagpipilian doon. May malaki, may maliit. Kaya lang, pagdating sa malaki nila, is talagang libo na yung price. Kung gusto nyo ng malaking Calcule, libo na yung price. Ito yung pinili ko. Okay naman siya kasi medyo malaki naman yung screen niya. Ayan, tama lang siya. And maliit lang siya. So, kahit saan mo siya ilagay, kahit saan mo siya ipuesto, is okay lang. Ayan, ito, nakailang bagsak na to. Pero ayan, buhay pa siya mga kasari. Diba? Ganun katibay kapag branded siya. And ang best na lagayan talaga ng Calcule is sa tabi ng perahan, sa tabi ng kaha. Yun yung ano, ang hirap kapag ito ay malayo sa'yo or kapag nawawala. Kaya ito, meron talaga siyang designated na position dito sa aming, meron talaga siyang place dito sa aming tindahan na dito lang talaga siya sa harapan ng tindahan. Hindi talaga yan pwedeng mawala. Ang hirap, super hirap. Naranasan ko na yan nung nagbantay ako ng tindahan sa Hipag ko dati. Meron silang tindahan, tapos wala siyang Calcule. Although may Calcule naman yung cellphone, kaya lang magpipindot ka pa, diba? Hanap mo pa yung Calcule. Ang hirap. Madalas nagkakamali ako ng computation pa ulit-ulit pa yun. So kapag may Calcule ka, mas madali. Hindi ka matatakot or hindi ka mangangamba na gugulangan ka or malulugi ka kasi tama yung computation mo. Yun yung importansya ng calculator. So, kaya matatawag ko siyang best friend dito sa tindahan kasi siya yung bagay na hindi talaga pwedeng mawala sa isang negosyo, sa isang tindahan, yung calculator talaga. Yan yung katuwang natin sa pagnegosyo. Kung wala yan, ewan ko lang, kahit sino pang matalino sa mark, talagang mahihirapan kapag dumagsa yung mga tao. Lalo na sa sari-sari store, maliliit yung item na binibili. Tapos, maramihan, minsan, ganun. Ang nakakalito, ang hirap, iko-compute mo ng mabilisan sa utak mo, hindi mo magagawa yun. Ayan, kung ikaw si Einstein, pwede pa siguro.
Pero tayo ordinaryong tao lang, kailangan natin ng calculator. So yun, sinasabi ko sa inyo, mag-invest kayo ng magandang calculator. Yung branded na mga kasari, kung maaari. Kasi ang hirap kapag unbranded, kapag nabili mo lang siya sa tabi-tabi. Siguro may ilan sa inyo na nakabili sa bangketa na okay naman. So, napakaswerte mo kasari. Kung ayun yung nabili mo. Pero madalas talaga, isirain talaga siya. Ganun. Masasayang lang yung pera mo. So, the best talaga yung mga branded ka na. Katulad yan sa akin, ang tagal na super bagsak-bagsak na yan. Nakailang bagsak na yan. Kaya pinagawaan ko siya ng ano talaga, place dito sa tindahan namin. Na safe siya. Ayun, hindi ko pa siya napapalitan ng baterya. Kasi dual ano naman siya. Kalimutan ko kung anong tawag dun sa ano na yun. Basta yun, itatapat mo lang siya sa araw. Then, yun. So, ito mga kasari, yung aking kapirahan. Ayan. Ayan. Ito yung ating calculator. Ayan yung ating calculator. So, pinagawaan ko siya kay tatay ng sarili niyang ano, lagayan talaga na hindi siya mawawala. Ayan, dyan siya. O, diba? Ayan, talagang kailangan is nasa... So, ayan mga kasari, o, diba? Nasa harapan talaga siya ng tindahan ko. Ayan, kasi yun talaga yung best position niya sa tindahan. Kailangan, ano, best place. Kailangan... nasa ano siya, harap ng tindahan talaga. Hindi pwedeng nasa likod yan, kanyan. Sa harap po talaga siya ng tindahan. Tsaka diba mga kasari, pansinin nyo, yung mga kasari natin nagvo-vlog, kanyan, pag sa harap ng tindahan nila, ang calculator talaga is nasa harap. Nasa harap talaga yung mga tindahan sa inyo, diba? Nasa harap yan. Kasi madalas talaga yung ginagamit. So, napaka-importante talaga ng calculator. So, best friend ko talaga dito sa tindahan namin. So, yun nga mga kasari, ang sharing ko for today. Ayan, sana nabigyan ko kayo ng idea na mag-invest na kayo ng magandang calculator kasi ano yan, pang matagalan na natin gagamitin yan. So, ano nga pala, kapag in case lang na nag-ghost touch na siya, ayan, nag-ghost touch na si ating Casio or kahit anong brand, so tingin nyo parang wala na siyang baterya, pwede kayo makabili sa National Bookstore mga kasari. Pwede kayong makabili sa National Bookstore or sa mga nagtitinda ng ano, nagpapagawa ng mga relo. Alam niyo yun, yung watch na relo. May mga button na battery doon. So, ang battery nito, mga kasari, is button battery. Bilog siya na maliit. Tapos, may number yun. So, titingnan niyo lang dito. May nakalagay yan dito. Ayan, pag tinanggal ko to, meron siyang nakalagay yan. CR, ganyan, iba-iba. May number yun. So, yung number na yun yung size ng battery. So, ayun. Tatanggalin niya yung screw tapos ilalagay niya lang siya ganun lang siya. Yun yung battery niya. Meron naman mga calculator na ang battery is AA pero ano lang yun, bihira lang yun. Madalas is button battery talaga. So yun, pwede niyo siyang mabili sa mga paggawaan ng relo, yung relo, yung watch talaga or sa National Bookstore. Ayan, basta kapag bibili kayo, dalhin niyo mismo yung unit, dalhin niyo mismo yung item para mas madaling hanapan ng battery. So yun nga ang sharing ko for today mga kasari. Sana nabigyan kayo ng idea. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para like ang updated sa mga videos na share ko.